Dahil sa habagat, mahigit sa 300 paaralan sa Region 1 nagsuspindi ng klase, nakasabay sana ng pagbabalik eskwela ngayong araw. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat may mga eskwelahan na nagsuspindi ng klase ngayong araw, ayon sa DepEd, matagumpay pa rin ang unang araw ng balik eskwela sa Region 1. Kasabay ng balik eskwela ngayong araw, July 29, nararanasan pa rin ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Region 1 na dulot ng habagat. Kaya suspendido ang klase ng 363 na pampublikong paaralan sa rehiyon, 295 sa mga paaralan ng nasa La Union, 113,609 nakabuang bilang ng learners ang apektado. Although itong nga klase po nila ma'am ay meron naman po yung pamamaraan na ginagawa po ngayon ng mga school officials po natin, co-officials na ito, paghahanda para just in case ay papasok rin po yung mga bata po natin ma'am. Kahit pamakulimlim ang panahon sa Dagupan City, halos 100% naman ang attendance rate sa mga eskwelahan, gaya ng Federico Seralde Integrated School. Kasabay ng school opening ang paglulunsad ng bahay Kubooks at Aquaphonics na malaking tulong sa mga learner. Yes po, yung hands-on learning po nila, nandyan po yung practicum na tinatawag namin. So malaking bagay. Nagbalik eskwela na rin sa Butong Elementary School sa Lawag City, Ilocos Norte. Pero problema raw ang kakulangan sa upuan. Ayon sa principal, sadyang marami raw ang enrollees at transferees ngayong taon. Sa Kabanatuan City, abot 3,100 na estudyante ang nagbalik eskwela sa Nueva Ecija High School. Ayon sa principal, tumaas ang bilang ng enrollees ngayong taon. Pero sapat daw ang bilang ng silid at guro para sa mga estudyante. Chris, ayon sa DepEd, inaasahan na bukas ay mas maraming learners ang magbabalik eskwela. Samantala, tuloy-tuloy pa din ang enrollment sa iba't ibang mga paaralan sa Region 1. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.